Hello guys! Today ay magluluto tayo ng kare-kare. Joke lang po, ang lulutuin po natin ngayon ay sinigang na tilapia sa miso. Okay guys, ito ang ating mga ingredients. Tilapiang alat, make sure nalilinisin yung maigi yan para mawala ang lansa. Ayan, mustasa, okra, bunga ng sampalok, at ang ating mga panggisa. At para hindi kayo malito, ilalagay ko sa description box sa ibaba lahat ng ingredients. Okay, start na tayo. Magpainit muna tayo ng kawali at mantika dahil pipirituhin natin ang ating tilapia. At bago natin prituhin, make sure na meron na siyang asin. Pag mainit na talaga ang ating mantika, ilagay na natin ang tilapia. Medyo malaki kasi ang tilapia kaya pinahati ko sa tatlo. Bali, magiging 6 na piraso siya. Pag naprito na natin ang mga tilapia, magigisa na tayo. Uunahin kong igisa ang luya. Tapos medyo pag-aanuhin ko siya ng konti, medyo tutustahin ko siya ng konti. Kasi ganun ang gusto ko pag nagluluto ako ng may luya. Tinutusta ko muna siya. Isunod natin ang bawang. Sunod naman ay sibuyas at panghuli ay kamatis. Ayan, gusto ko pagka nagigisa ako ng may mga kamatis, ganyan, gusto ko siyang pinipisa para lumabas yung mga katas-katas ng kamatis at para mas maging malasa. Pag natapos na tayo maggisa, ilagay na natin ang tubig. Tansyahin natin ang paglalagay ng tubig kasi ayan na yung magiging sabaw niya. Mas maganda kung tamang sabaw lang. Tapos ilalagay ko dito yung bunga ng sampalok. Pakukuluan ko siya dyan hanggang sa lumambot siya. Hinugasan kong maigi ang sampalok bago ko nilagay dyan. Pag nakuha ko na lahat, kukuha lang ako ng konting sabaw dito. Para pagka pinisa ko na yung sampalok, madali na siyang ibuhos. Kung ayaw nyo ng ganitong proseso, pwede namang pakuluan na lang ng kanya yung sampalok. Kung ayaw nyo siyang ilagay dyan, pwede nyo siyang pakuluan ng mag-isa niya. Or pwede kayong gumamit na lang ng sampalok mix. Tapos, ilalagay ko na dito ang miso. Ayan, tinatansya ko lang yung paglalagay ng miso.
Pagkalagay ng miso, ilalagay ko na yung tilapia natin, yung pinirito natin kanina. Tapos, pakuluan pa natin to ng sandali. Tapos, ilagay na natin yung katas ng sampalok. Tansyahin natin ang paglalagay ng sampalok, depende sa inyo kung gaano kaasim ang gusto nyo. Yung mga sumasamang balat ng sampalok na yan, okay lang yan. Nakakadagdag lasa yan. Kung ayaw nyo naman ng ganyan, pwede nyong salain para hindi sumama yung mga balat-balat niya. Tapos, lagyan natin ng patis. Tapos, ilagay na natin ang okra. At saka yung siling pangsigang o yung siling haba. Hugasan natin maigi yung siling haba tsaka yung tangkay niya. Naglagay ako ng asin kasi medyo matabang pa siya. Anong favorite nyong sausawan kapag ganito yung ulam nyo? Kami patis na may kalamansi at tsaka sili. Kulang pa sa asim kaya lalagyan ko pa siya ng sampalok. Ayan, tapos ilalagay ko na yung dahon ng mustasa. Ayan, pagkalagay ng mustasa, wag natin siyang hahaluin agad. Ganyan ang gawin natin, i-press natin pababa. Tapos takpan natin. Kasi liliit naman siya. Ayan. Ayan, konting gulo na lang at papatayin na natin yung apoy. Tapos takpan natin para medyo maluto pa yung mustasa. Ayan, thank you po ulit. Sana nagustuhan nyo po ang recipe natin for today. At kung nagustuhan mo, mag-subscribe ka na sa aking channel para updated ka sa aking mga cooking videos. And don't forget to like and share na rin. Thank you so much po and keep safe!